hindi maikakaila kung gaano nakaunlad ang mundo. Sa pamamagitan lamang ng ating mga palad ay maaari na nating malibot at matutunan ang iba't ibang lahi, kultura, kaugalian at marami pang iba. Isang click mo lang ay may sagot na sa iyong mga tanong. Saglit na lamang magsiyasat at mag-usisa sa kung ano ang nais nating malaman. Sa pagbubukas ng maraming oportunidad at impormasyon ay kasabay nito ang ating pagkakataong makilala ang Pilipinas at mga Pilipino. Ano nga bang sikolohiyang Pilipino? Ang konsepto ng SP ay umusbong noong 1970s na pinamunuan ni Virgilio Enriquez. Sinimulan niya ito nang makita niya na mayroong kakulangan ng ating bansa sa metodolohiya at teoryang sikolohiya ng mga Pilipino. Ayon sa kanya, ang sikolohiyang Pilipino o SP ay ang sikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan at oryentasyong Pilipino. Ito ay sumasaklaw sa anim na konsepto ng kamalayan na tumutukoy sa damdamin at kaalamang nararanasan, ulirat na tumutukoy sa konsepto ng pakiramdam sa paligid, isip na tumatalakay sa kaalaman, mga natutunan at pag-unawa sa mga nangyari sa paligid, diwa na kung saan tinitingnan ang ating ugali, asal at kilos, kalooban na tumatalakay sa mga damdaming nararamdaman, at kaluluwa o psyche na tumatalakay sa budhi ng isang tao. At mula sa pagkadiskubre ng larangang ito, dumami na rin ang mga mananaliksik na nakilahok sa pag-aaral ng mga kaugalian ng Pilipino gamit ang teorya at metodo ng mga Pilipino. Makikita ito sa pagka-develop ng iba't ibang mga tests at assessments mula 1970s hanggang 1990s na ang tuon o prioridad ay mga Pilipino. Ngayon ay may ideya na tayo kung kailan nagsimula, paano lumaganap, ano ang mga nakapaloob sa sikolohiyang Pilipino, ay tumungo naman tayo sa kahalagahan nito sa tinuturing na sensitibo sapagkat dito nagaganap ang malaking pag-unlad sa buhay ng isang tao. Dito sa yugtong ito ay mayroong nangyayaring pagbabago mula sa kanilang intelektwalidad, mentalidad at pisikal na aspeto. Ang mga adolescents o mas kilala sa tawag na mga nagbibinata at nagdadalaga. Ang Filipino adolescents ay ang mga kabataan na nasa pagitan ng edad 10 hanggang 19. Sila yung mga taong nasa pagitan ng pagkabata at pagkatanda at bumubuo ng halos 30% ng ating populasyon. Kung ating iisipin, hindi nalalayo ang relasyon ng dalawang konseptong ito. Importante ang SP bilang referensya sa pag-aaral ng kaisipan at karanasan ng mga Filipino adolescents o kabataan. Ngunit ayon kina Peña Alampay, De La Cruz at Liwanag 2003, ang mga kabataang ito pa ang isa sa mga pinakanapabayaang pangkat pagdating sa pananaliksik ng sikolohiyang Pilipino. Maraming posibleng factors na hadlang rito at isa na lamang dito ay ang hindi ganoon ka-accessible ang mga kabataan na nasanayon, kung kaya't kadalasan ang mga kalahok o sample ng pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga kabataan na nasa urban na mga lugar. Bukod pa dito, mas laganap ang mga developmental studies na kung saan iilang mga tanong lamang ang nasasagot nito. Kadalasan pa nga ay nakaangkla ang mga teorya nito sa Western studies. Kung kaya't mahalagang mapag-aralan palalo ang pangkat ng kabataan na ito gamit ang SPB ng referensya, nang sa gayon ay makita natin kung ano ang kanilang danas at kaisipan mula pagkabata hanggang sa paghantong sa adulthood, ngunit sa konteksto ng Pilipino. Paano nga ba magagamit ang SP sa pag-aaral o pag-intindi ng Filipino adolescent? Gaya ng nabanggit, ang metodo ng SP ay mahalaga sa pagbuo ng pananaliksik tungkol sa mga Filipino adolescents. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang kultura, karanasan, oryentasyon, paniniwala at iba pa, ay malalaman natin kung ano ang bumubuo sa kanilang sikolohiya. Alamin pa ang ibang mga detalye patungkol sa korelasyon ng dalawang kaisipang ito sa pamamagitan ng pagbasa ng iba pang impormasyon sa aming website.